Ang movie na ito ay tungkol sa mga babae na dinadala sa isang basement at sa hindi malamang dahilan ay pinapatay sila ng lalaking nakamask. Ang title nito ay pinamagatang All I Need at sa simula ng movie ay makikita natin si Chloe na nasa isang kwarto kasama pa ang ibang mga babae na wala ng buhay. Kailangan din niyang magpanggap na patay dahil dumating ang isang lalaki at dinala isa-isa ang mga bangkay. Sa ibang scene naman ay nakatanggap ng tawag si Andrew at tinatanong siya ng kanyang kausap kung itutuloy pa ba niya ang trabaho para sa kapakanan ng kanyang anak. Balik sa kwarto ay bumalik ang lalaki para kunin naman ang babaeng kalapit ni Chloe. Naririnig niyang umiiyak ang babae sa loob ng CR pero maya-maya pa ay tumigil na rin ito. Balik kay Andrew ay nakausap niya si Kevin, nag-offer ito sa kanya ng trabaho at agad niya itong tinanggap dahil kailangan talaga niya. Habang naglalakad si Andrew ay naalala niya na nakikipag-usap siya sa kanyang asawa at nang e-request niya dito kung pwede niyang makausap ang kanilang anak na si Zoe ay hindi pumayag ang kanyang asawa. Habang naglalakad din si Andrew ay may isang lalaki ang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nagulat naman si Chloe nang may humawak sa kanya pero si Angela ito na nakatanggal sa pagkakatali. Nang marinig nila na natapos na ang ingay sa CR ay nagtago sa ilalim ng kama si Angela habang si Chloe naman ay tumalikod para hindi siya makita ng lalaki. Dito niya nakita ang lalaki na inilabas mula sa CR ang wala ng buhay na babae. Ayon kay Angela ay kailangan agad nilang makahanap ng paraan para makaalis sa kwarto na iyon dahil baka maya-maya ay babalik na ang lalaki. Dito rin nagulat si Chloe na ang dami pala nila sa loob ng kwarto at ang ilan ay patay na. Sinubukan din nilang tumakas pero nakita sila ng lalaki at pinatay nito si Angela habang si Chloe naman ay nasa loob lang ng CR at hindi napansin ng lalaki. Si Andrew naman ay nakikipag-usap sa isang matanda habang pinapanood pa rin siya ng lalaki mula sa malayo. Pagkatapos nito ay nakita niya ang isang envelope sa kanyang apartment na may pera at notes na nakalagay na half now, half upon delivery. Kaya tinawagan din niya ang number na nakalagay sa notes at dito niya nakausap ang isang Russian guy. Sinabi niya na hindi siya isang mailman, pero ayon naman sa lalaki ay sinadya niya itong ibigay kay Andrew dahil sa tingin niya ay mapagkakatiwalaan niya ito at alam din niyang kailangan ni Andrew ng pera kaya dito niya ibinigay ang trabaho. Pinag-isipan ito ni Andrew at nang tumawag ulit ang lalaki ay tinanggap na niya ang alok nito. Inutusan siya nitong dalhin ang bagong package sa bago nitong address. Balik naman sa apartment ay nakita na si Chloe ng lalaki at tinapon din ito ang bangkay ni Angela sa front door. Pagkaalis ng lalaki ay chinek niya ang kanyang paligid at sinubukang sumigaw sa bintana pero walang nakakarinig sa kanya. Kaya pumunta siya sa bathroom at dito niya nakita na puno ng dugo ang buong CR at may hook din dito. Bumalik siya sa kwarto nang marinig niya ang ingay at dito niya nakita ang isang babae at sinabi nitong hindi raw niya maramdaman ang kanyang legs. Nilagay naman ni Chloe ang cabinet sa may pintuan para hindi magawang makapasok ng lalaki sa kanilang kwarto. Tinulungan niya ang babae na makatayo pero sa mga oras na ito ay sinusubukan na ng lalaki na makapasok sa kanilang kwarto. Nagpanik naman ang babae pero nakita ni Chloe ang air vent kaya tinanggal niya ang takip nito at sinubukang tulungan ang babae na makaakyat. Pero dahil hindi makatayo ang babae ay umakyat na sa taas si Chloe para aabuti na lang niya ang kamay nito. Sa mga oras na ito ay unti-unti nang nabubuksan ng lalaki ang pintuan. Pinilit ng babae ang makaangat at buti na lang ay nahawakan ni Chloe ang kamay nito. Nang pareho na silang nasa taas ay bumigay naman ang air vent dahil na rin sa bigat nilang dalawa. At para makaligtas ang isa sa kanila ay hinayagan na rin ni Chloe na mahulog ang babae para magawa niyang makatakas. Narinig niyang pinatay ng lalaki ang babae hanggang sa matigil na ang iyak nito. Habang pinapakinggan niya ang ingay sa baba ay biglang tinusok siya ng lalaki gamit ang pitchfork. Nang marating na niya ang dulo ng air vent ay dito na siya natama ng lalaki sa binti at balikat. Pinigilan din niyang gumawa ng kahit na anong ingay para mapaniwala ang lalaki na patay na siya. Dito rin niya unang nakita ang lalaki na may suot na mask at nang mapaniwala niyang patay na ito ay umalis na rin ang lalaki dala ang bangkay ng babaeng tinulungan niya kanina. Balik naman kay Andrew ay nakakakain na siya sa masarap na restaurant dahil sa mga binabayad sa kanya ng Russian guy. Habang pauwi na ay isang lalaki ang nanghihingi sa kanya ng barya pero ang hindi niya alam ay may kasama ito at bigla na lang siyang hinampas sa ulo. Kinuha rin ng dalawa ang package at umalis na palayo. Sinundan naman kaagad ito ni Andrew at dito na rin tumawag ang kanyang boss. Ayon dito kapag hindi niya naibalik ang parcel ay wala itong magagawa kundi tapusin na ang kanilang trabaho. Sa kasunod na umaga ay nakausap ulit ni Andrew ang lalaki at binigyan siya nito ng second chance. Nagpromise naman si Andrew na gagawin na niya ng maayos ang trabaho niya ngayon kaya pumunta na siya sa address na binigay sa kanya ng lalaki. Gamit ang baseball bat ay pinaghahampas niya ang dalawang lalaki at pagkatapos ay umalis na dala ang parcel.
Si Chloe naman ay nakarating na sa kabilang kwarto dahil dumaan siya sa air vent. Nakita niya dito ang metal na galing sa air vent kaya kumuha siya ng mga tali para pagkabit-kabitin. Nakita rin niya sa closet ang mga bangkay ng mga kababaihan. After nito ay kinuha niya ang bangkay ng mga babae para etali ang mga ito, tinali rin niya ang kanyang mga sugat para tumigil ang pagdurugo nito. Sinimulan na rin niyang dalhin ang bangkay ng mga babae sa pinakamalayong part ng kanilang room at tinali ang mga ito. Ganun din ang ginawa niya sa kama at tinali din niya ito sa metal at ngayon ay nakagawa na siya ng lubad na parang magpapakamatay. Si Andrew naman ay pinagkatiwalaan na talaga ng Russian na lalaki para patakbuhin ang business nito. Kaya ngayon ay pupunta si Andrew sa client ng lalaki para marinig dito ang details ng kanyang trabaho. Dito niya nakilala si Elizabeth na nasa mid-30s pa lamang ang edad. Tinanong siya nito kung ano ang gusto niyang mangyari at ayon naman kay Andrew ay gusto niyang kumita ng malaking pera para mapag-aral niya ang kanyang anak sa magandang university. Ang gusto naman ni Elizabeth ay makontrol ang oras habang nandito pa siya sa mundong ibabaw. Gusto niyang hindi siya tumanda at para magawa ito ay kailangan ni Andrew na ikuha siya ng mga human specimens or dugo ng mga magagandang babae para ibigay ito kay Elizabeth gamit ang procedure at nang sa gayon ay hindi siya tatanda. Hindi naman nagustuhan ni Andrew ang kanyang trabaho dahil ayaw niyang pumatay kaya umalis siya. Ayon naman kay Elizabeth kapag hindi niya ginawa ang gusto nito ay baka ikapahamak ito ng kanyang anak. Dahil sa pagbabanta ni Elizabeth ay pumayag na rin si Andrew pero tinanong niya kung paano kapag nahuli siya ng mga pulis. Dahil naman sa yaman ni Elizabeth ay sinabi nito kay Andrew na huwag isipin ang mga pulis dahil kaya niya itong paikutin gamit ang kanyang pera. Si Elizabeth naman ay sumisigaw sa front door at dito niya nakita ang lalaking nakatayo sa labas. Nang makapasok na ang lalaki ay binyantaan niya ito na huwag tumuloy dahil kung hindi ay magpapakamatay siya. Nang sinugod naman siya ng lalaki ay natalapid ito sa tali na kinabit ni Chloe at saktong sinabit ni Chloe ang tali sa leeg nito. Dahil naman sa lakas ng lalaki ay nagawa pa nitong makapaglakad kaya hinawakan ni Chloe ang tali para tuluyan itong malagutan ng hininga. Bago umalis ay tinanggal niya ang mask ng lalaki at binalik din naman ito kaagad. Sa mansion naman ay tinanong pa rin ni Elizabeth si Andrew kung gusto pa rin ba niya ng trabahong ito. Pumayag naman si Andrew at ikinatuwa ito ni Elizabeth dahil ayon sa kanya ay tamang-tama dahil hiring na siya sa posisyon na sinasabi nito. Nakalabas na rin si Chloe at nasa likuran lang pala siya ng mansion ni na Elizabeth. Sa tingin nyo, anak kaya ni Andrew si Chloe? Malalaman natin yan sa part 2. Maraming salamat sa panunood.